our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing, it's always a bluff. Ngayon, yung sasabi niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver, sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Do you think I cannot even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko, mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Sasabihin ko lang, nung una, wala daw pamasahe, pero ngayon, mayaman daw. Pero just para lang na ma-record. But dito po, doon sa video, nung una, nung nilabas ko yon nung araw, ando doon yung mga dates, dinideny po nila. Pero nung when nag-deposit, nakakuha kami ng mga deposit slips, eventually, in a press conference by the media, inamin niya. Inamin niya. Punta na natin itong mga eksena sa nangyaring nangyaring hearing sa Quadcom na nagrambulan sila. Putik na yan. Sige, eto na nga yung mga pinaglalaban naman ni Senator Trillanes. Pasok! Just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. O, lagi namang ganon yung pag sinasabi niya lagi, magsasign ng waiver. O, mga kababayan, eto na nga. Ilang beses naman natin natalakay ito, pero mas maganda nang marinig ninyo sa boss, sa bunganga ni Senator Trillanes. O, yung mga laging sinasabi niya, bluff lang yan. Tuloy! Ngayon, yung sasabi niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin nyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Oh, kita nyo yung hamon na yan, mga kababayan. Sige ho, di ba? At least meron na tayong video. Kasi mahirap talaga mag-live ng walang pinapakitang video, mga kababayan. Sige ho, payag na ako. Sampalin nyo ako. Basta pumirma muna kayo ng waiver. Yun naman ang usapan at lagi nyo sinasabi. Lagi ganun eh, di ba? Si Pangulo ninyong Degunyo. Puro lang hangin eh. Mga kababayan eh. Medium mileage yun, Lux. Oo, talaga naman. Tuloy. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Oo naman, no? 5 billion? Anong klaseng negosyo yan? Diba? Anong klaseng negosyo? Eh wala nga kami nababalita ang negosyo nyo. Ano ba negosyo ni ano? Alam mo ba? Negosyo nung asawa niya? Beauty product? Ha? Beauty product. Beauty product? Anong klase? Yung... Mga basta lipstick daw. Lipstick? Minamodel ng anak niya. Yung? Minamodel ng anak niya. Oh, hindi kaya. Hindi kaya yon. No, ako hindi ako naniniwala kaya niya yon. Tuloy. May kaibigan din tayo na meron silang beauty product ang tinitinda. Oh. Hindi umabot ng 5 billion. Kasi ganito yan. Kung sikat yung produkto, mga kababayan, maniniwala ako. Pero kung ano yung, kaya tinatanong ko kung ano yung produkto at hindi nyo kilala, eh magtaka na kayo. Baka yung ano ba yun? Baka yung nakikita ko sa palengke, yung tiris. Sige tuloy, ano ba yon? Anong produkto ba yon? Oh. Pasok! Negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko, mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Isasabihin ko lang. Oo, hindi lang nangihingi. Diba? Oo. Oh. Putik na yan. Nagnanakaw pa. Oo, oh, diba? Hindi naman yung maikapagkakaila dahil hanggang sa ngayon, si Sarah hindi pa rin masagot kung saan talaga napunta yung mga pondo na yung pa lang yun, mga kababayan, ang nabubusisi, paano pa kaya yung iba? Diba? O, nagbigay ng kanilang mga ng kanilang mga ebidensya, puro peke naman. Tuloy. Noong una, wala daw pamasahe, pero ngayon, mayaman daw. Pero just para lang na... Tignan nyo, pati si Senator Trillanes na napansin yung pagsasabi niya na nung una,
wala daw pamasahe. Pero ngayon, oo, nandito si Papa Bin. Oo, shout out sa iyo. 'Di ba? Pero ngayon, abay hindi na. Mayaman pala, bilyonaryo pa. Anak ng tila pala. Mayaman pala, bilyonaryo pa. Ang tanong, tanungin kaya natin siya. Tulad ng pagtatanong niya sa mga bilyonaryo na kanyang ano, no? Na kanyang inintriga noon. Oh, siya kaya nagbabayad ba ng tamang buwis? Oh, 'di ba? Tuloy. Ma-record. But dito po, doon sa video, nung una, nung nilabas ko yon nung araw, ando doon yung mga dates. Sabi ni Chris, na, ni Canor, Shabu! Puta, Shabu Prada ka po. Shabu Beauty Product. Puta, kina. O, di ba? Shabu Beauty Product. Oo. O, pwede pa. Paloy. Dini-deny po nila. Pero nung when nag-deposit, nakakuha kami ng mga deposit. Oh. Isang batak mo lang tirik at gaganda. Isang batak, titirik ang mata at gaganda. Ah, tuloy! Ano sa na yun? Dito tayo. Yung mga dates, dinideny po nila. Pero nung when nag... Nung nilabas ko yon nung araw, ando doon yung mga dates. But dito po, doon sa video, nung una, nung nilabas ko yon nung araw, ando doon yung mga dates. Dinideny po nila. Pero nung when nag-deposit, nakakuha kami ng mga deposit slips. Eventually, in a press conference by the media, inamin niya. Inamin niya naman talaga lahat yung mga bank accounts na yan, mga kababayan. Inamin naman na ni Digong eh. Ayan yung tinapik natin kagabi, no? O, nung kahapon. Ngayon, at least eh, kay Senator Trillanes mismo galing. Dito naman tayo. Pasok! Harap sila dating Pangulong Duterte at mga dating senador Laila De Lima at Antonio Trillanes IV. Merong nang irap, may nang amba at may naghamon pang manampal. Pero gait na mga kongresista, bawal magmura at bawal manakit. Nasa frontline na balita ngayon, Myron Enriquez. Seatmate sa pagdinig ng House Squad Committee ang kilalang magkaaway na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila De Lima. Sa isang punto ng pagdinig, kitang inambahan ni Digong si De Lima, habang si De Lima naman iniirapan ang dating Pangulo. Naging mainit pa lalo ang pagdinig nang itanong ni Quadcom Co-Chair Dan Fernandez ang isang article kung saan nakasaad na tinawag ng Department of Justice na mother of all drug lords si De Lima. I would like to congratulate them for making this statement. That is a fictitious, bogus allegation against me. I was cleared of all three drug cases. Sabi siguro ni Digong, bahala ka dyan sa buhay mo. Nakagano si Digong eh. Tingnan mo ha. Tingnan niyo itsura ni Digong. Asan na yan? Tuloy. Is a fictitious, bogus allegation against me. Sabi ni Digong, bahala ka dyan sa buhay mo. Di naman ako may gawa dyan eh. Yung mga inutusan ko lang. Pero inyo si Dilema. Iiyak pa nga si Dilema. Kasi nga, naalala niya naman yung mga pinagagawa sa kanya ni Digong. Noong panahon niya, ay Digong, sakit ang ulo ko ah. Teka mo muna. Ah, mukhang gagat nito ah. Sige, Digong, sakit sa ulo niyan. I was cleared of all three drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap. Oy, buti pa si Dilema. Oy, nasan na? Puta, oh, mahiya naman kayo kay Dilema. Si Dilema, hinarap yung mga kaso niya. Samantala kayo, nagtatago na. Oh, di ba? Sino yung mga nagtatago dyan? Ah, si Roque, ano? Si Bato, ayaw harapin. Ako, delikado kayo. Ito na. Hirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan iyak na yan, oh. Iyak na si Dilema, oh. Totoo naman yun, eh. Kinulong siya, ha? Oo, biruin nyo, halos 7 taon, mga kababayan. Nawala sa buhay niya. 7 taon na mga kababayan. Biruin ninyo yun. Nakakulong lang si Dilema. Walang kwenta yung kanyang buhay nun. Tuloy.
mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin. Igong, ikaw daw yung mastermind. Totoo naman, ano? Buti pa si Dilima talaga, no? Pero mo, may ano talaga eh. Merong tapang eh. Alam nyo, sa totoo lang, ako ha, naniniwala ako na talagang walang kasalanan si Dilima. Kasi, hinarap niya yung kanyang ano eh, yung lahat ng mga akusasyon sa kanya. At dinaan sa proseso. Mga kababayan, oo. Dinaan sa proseso. Oh, sige, tuloy. ...din sa pagdinigang isa pang kaalyado ni Dilima na si dating Senador Antonio Trillanes IV. Dito, hinamon ulit ni Trillanes si Duterte na pumirma ng bank secrecy waiver. Kaugnay ito nang nadiskubre niyang bilyon-bilyong piso raw na deposito sa bank accounts ng pamilya Duterte. Ito na ngayon yan, mga kababayan. Matapos sa madiskubre ni Senator Trillanes yung mga bank accounts na bilyon-bilyon yung pumapasok na pera kung saan-saan, at andyan na nga na merong mga drug lord na nai-involve dito. Saan? Sa mga pumapasok sa bangko niya na nagdi-deposito, mga kababayan. Ibang klase, di ba? Yun siguro yung negosyo na tinutukoy ni Digunyo. Been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Halatang nanggigil si Digong at gusto ng Puta! O, ayan ha, hindi lang kami nagsasabi niyan na nanggigigil at pikon na pikon si Digong. Oh, maging yung mga mainstream media, oh. Ha? Sabi nila, no? Halatang nanggigil si Digong. At gustong manakit. Oh, tuloy. Tan si Trillanes. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Inambahan pa ng dating Pangulo na babatuhin ng mikropono ang dating senador. Lolo, mayayos. Tapos na natin itong talakayin. Sige, tuloy. Sabi. Nakatingin lang si Dilima na napagigitnaan ni Duterte at Trillanes. Pinakalma naman ng kanyang mga abogado si Digong habang tinatawanan lang siya ni Trillanes. Yun yung masakit, mga kababayan. Yung gigil na gigil ka pero tinatawanan ka lang. Di ba? Poker face si Trillanes eh, di ba? Wala. Oo, manggigil ka dyan. Basta ako, tatawa-tawa lang dito. Oh, di ba? Ganun yung mga matinding pang-asar, mga kababayan. Yung gigil na gigil na yung kalaban mo pero ikaw tatawa-tawa lang. Pasok! Agad sinuspindi ang sesyon kasunod ng inasal ng dating Pangulo. Bago ang pagdinig, inabisuhan na siyang wag magmura pero syempre, hindi niya yan nasunod. We have... Oo nga, sinabihan ka na, yan tuloy, di ba? Oh. Sinabihan ka na eh na bawal ang magmura pero hindi pa rin talaga nasunod, mga kababayan. Eh bakit? Eh kasi nga, hindi na maaalis sa kanya yon dahil nakagawian na. Nakagawian na kay Digong na hindi niya masasabi yung kanyang gustong sabihin pag hindi siya nagmumura. Oo, may ganyang tao. May kilala akong ganyan eh. Hindi niya masabi yung gusto niya sabihin pag hindi nagmumura eh. Tuloy! Already stressed from the very beginning that the proper rules, patay, decorum will be implemented regardless of who you are. Correct. Kung magkasama sina Dilima at Trillanes, suportado naman ni VP Sara Duterte ang kanyang ama. Bigla siyang umapear sa pagdinig at nagmano sa dating Pangulo. Umupo siya. Nagmano pa talaga si Sara. Tingnan niyo yung pagmumuka, mga kababayan. Kita nyo? Oy, Sara, halatang-halatang stress ka na. Lumapad na uli ang iyong pagmumuka. O, dati medyo hugis. Hugis mais na yan. At kita, ganyan yung mga nai-stress, mga kababayan. Stress na stress yan si Sara.
Oh, tuloy. Hmm. Kung dati, hugis mais, ngayon wala na eh. Tuloy. Lapit sa ama pero hindi na nagpa-interview. Ayon sa ilang political analyst, ang mga nangyari ngayong araw ay parte ng Duterte drama. Ah, tama tayo, mga kababayan. Drama nila, mga kababayan, di ba? Oh. Sabi ko sa inyo, yung karma, ha? Karma, karma, drama. Natanda mo ba yon, Aljen? Oh, siguro naman, ano? Ha? Tama tayo doon. Tuloy. On the part of the former president. Ito si former president at saka si Vice President Sara Duterte. Lahat sila ano, pareho silang affected nito mga investigations. Nako, apektado na talaga sila. Hindi tayo may sabi niyan. Oo. Hindi tayo may sabi niyan ha. Yung mga political analyst, mga kababayan, naapektado na talaga ang pamilyang Duterte. Kasi hindi nila gagawin na biglang darating si Sara na wala namang gagawin sa kamera. Ah, 'di ba? Hindi gagawin 'yon. Kundi partiyan ng drama na kunyari. Oh, okay sila. At mayroon pang pamano-mano ha, para naman magmukhang legit talaga. Pero sa totoo lang, nako po mga kababayan. 'Di ba? Si Digong na may sabi, hindi naman sumusunod si Sara. Hindi nakikinig yan. Kaya nga biglang nagtaka ang marami nang biglang dumating at may pamano pa. Ah, di ba? Anak ng drama ng mga Duterte talaga. Oh. Tuloy! Lahat ng service ay bumababa yung kanyang anak. Which means na bumababa rin siya. Kaya, nako, pati... totoo yan! Nako, nagagalit na naman yung mga DDS dito. Pababa, pababa, pababa. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Oh, di ba? Nandiyan na si LQB. Oy, naimbag na bigat ka na kayo amin, Apo. Nga padaming Ilocano. Thank you, Boss LQB, ha? Talaga naman, oh, sarap daw ng barbecue nyo. Sorry, hindi ako nakakain. Busy ako doon sa aso. Oh, sige, tuloy! Maganda yun. Oh. Lahat ng service ay bumababa yung kanyang... anak, which means na bumababa rin siya. Kaya... Ah! Eh di ba nga, dati number one sa pagkasenador sa survey yan. Tapos nung naramdaman na nandun na sa number 15, 16, 17, 18, mga kababayan, biglang umurong yan. Hindi na tumakbong senador, mga kababayan, kasi ramdam na nila. Ramdam na nila yung epekto. Epekto, mga kababayan, ha? Epekto ito ng kanilang mga kawalang-yaang ginawa na nalaman na ng taong bayan. Kaya tignan nyo, mga kababayan, bagsak na mga survey nila, rating nila, approved kahit anong survey, bagsak na. Wala na, mga kababayan. Oo, anak ko, tumatawag yung baby ko. Oo. Dali. Nakalive ako. Oh. Oh. Ayun oh. Oh, ayun oh. Hello everyone. Oh, ay si Jenna Angeles oh, ayun oh. Si, yeah, bye. Ah. Hirap maging pogi. Paga pa lang tinatawagan na. Oh, ano na mga kababayan? Wala na, bagsak na mga Duterte. Masarap pakinggan eh. No? Ah, pakinggan uli natin. Sara Duterte, lahat sila, ano, pareho silang affected nito mga investigations. Lahat ng service ay bumababa yung kanyang anak, which means na bumababa rin siya. Kaya... Correct, pareha sila. Hindi lang yun, mga kababayan. Ha? Hindi lang yun. Kung hindi, mga kababayan, pati yung mga kaalyado nila. Tignan nyo si Bato, number 28 na. Paano pa mananalong senador yan? Mga kababayan, balita ko, mamimigay pa ng tag 1 million sa kada organisasyon. Sino? Si Bato daw. Oh, ayon doon sa mga nandoong taga Norte. Di ba Bato? Meron ka pang paisang 1 million na mababa yan para sa isang organisasyon. Tuloy.
Pati yung pagdalo ni Sara kanina ay bahagi ng kanilang drama. Just to show na united yung mga Duterte. Nagbabalita mula sa frontline Mark. Yan eh. Gusto nila ipakita na united pa rin sila. Dapat noon pa. Di ba mga kababayan? Dapat noon pa. Oo. Doon pa nila ginawa na ano, mga kababayan. Na pinakita nila na solid sila. Na si Sara naging masunurin sa ama. Eh kaso nga mga kababayan, swail daw talaga. Ayon mismo kay Digunyo yan, ha? Hindi sa atin yan. Oh, ang dami nilang pera? Oo. Saan galing yung tanong? Hindi yun sa pagninegosyo lang. 5 billion? Nako po. Oo. Oh, ang dami nang tumatawag mga kababayan. Oh, eto na. Next na natin to. Oh, nasa na tayo, Boss Mike? Oh, eto na. Pasok! Pangulong Duterte. Oh, eto na mga kababayan. Inamin na ni Digong lahat. Oo. Kanya na raw lahat yan. Pasok. Sandamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si... Oh, bakit kita niyo mga kababayan kung paano kayo lokohin nitong si Digong? Noon, ayaw niyang aminin na walang ganun. Noong marami na tayong mga pinakita at lumabas sa social media na mga video na pag-amin niya. Oh, kita niyo sa pagdinig diyan sa Quadcom, inamin niya lahat yun. Oh, eh bakit noon tinatanggi niyo pa? Hindi ba't pati si Bongo sumusuporta na ano, walang reward system, walang patayan, ganun, di ba? Yun ang sinasabi ni Jack Ma. Nakamukha pala ni Jack Ma. Hindi pala si Jack Ma. Di ba? Kamukha ni Jack Ma, mga kababayan. Ano sinasabi niya? Walang inutos na ganyan si Pangulong Duterte. Walang patayan. Walang reward system. Walang ganun. Gumaganon pa si Jack Ma, no? Eh, pero kita nyo, sa bibig mismo ni Digunyo lumabas. Kaya alam nyo, pahiya si Bongo rito. Oo, pinatunayan ni Digong kung gaano kasinungaling itong si Jack Ma, mga kababayan, ha? Di ba? Kamukha pala ni Jack Ma ulit. Oh. Pute! Eh, paano ngayon yan, ha? Di ba? Madalas kong ipalabas yun, yung mga kasinungalingan ni Bongo. O, ayan, inamin ni Digunyo. O, tayo, tama. Si Bongo, sinungaling, ha? Our beloved. Boss Mike! Boss Mike! Boss Mike.